Hi guys, welcome back sa aming channel. Ngayon po ay magluluto ako ng cannelloni. Ano ba ito? Hindi pala siya kalino. Cannelloni. So, papakita ko sa inyo yung mga ingredients. So, yung ingredients natin is kailangan natin ng cannelloni na pasta. Then, meron akong tinol dito na spinach. Then, kailangan natin ng ricotta. As in, black pepper, yung ground. Tapos, garlic powder, nutmeg, egg, tapos, shredded cheese. So, yung gagawin natin is, imimix natin siya dito sa bowl. So, pakita ko sa inyo, guys. So, yung gagawin natin is, ilalagay natin dito yung ricotta. Lahat na ano na tong ba't ang ano niya, so nilagay ko yung half nasa magkano ba to, hindi kasi to ako ang tawag nito, yung nasa 450 grams itong ricotta na to, tapos yung spinach nasa 8 ounce ata yan. Then, yung gagawin natin is, ano lang, kasi yung ricotta na nabili ng amo ko is parang, ano, bato. Siguro na, ano, fresh pa to, last week pa to, para siyang na-frozen, na iwan. So, ganyan lang. Maano din kasi to, kasi yung ginamit ko na spinach is hindi siya tawag nito, hindi siya fresh, para siyang bato, para siyang breadcrumbs na yung ricotta. So gawin lang natin guys is ilalagay natin dito yung spinach. Then, ihahalo natin kasi ano pa naman to yung spinach. So, hindi na to maging parang breadcrumbs yung ricotta. Ewan ko sa ricotta, ba't nagkaganyan? Kasi usually yung ricotta, para siyang smooth na, yung parang firm na tokwa, yung tofu. Ganun kasi yan. Ewan ko nung nangyari sa ricotta na ito. Asa yung ingredients guys, yun lang, ricotta. Then, ihahalo mo lang. So, lalagyan natin siya ng asin. Yung paminta. Then, lalagyan natin siya ng a little bit ng nutmeg. Parang pinch lang, ganun. Then, garlic powder. Tapos, ihahalo muna natin siya para mag-evenly yung lasa. Kasi baka sa isang side, para na siyang ano, sobrang alat. Tapos, yung other side, hindi siya maalat. Baka ganun yung mangyari. So, yan lang. Mix. Yan, nahulog na. Ganyan natin yung isang itlog. Then, halo ulit. Yan lang, halo-halo. Pwede rin yung gamitin yun na spinach is yung ano pa, fresh. Yung ginamit ko kasi, ito lang kasi yung available sa ngayon. Wala kami fresh, kaya hindi ko napakita na. Pero ganun din naman pag fresh yung ginagamit nyo guys, kailangan nyo rin naman siyang i-squeeze yung ano. I-ano mo rin sa mainit na tubig. Mas mabuti, doon ka na lang siguro bibili sa, yung bibilihin mo is yung frozen. So yan.
Lagyan ko siya ng konting cheese, ng shredded cheese. Mga around half cup. Mix yung ginamit ko na shredded cheese. Depende na sa inyo. Pwede rin. Ang gamitin nyo is yung mozzarella lang. Or yung mozzarella with emmental na cheese. Yung ginamit ko is apat na klase ng cheese kasi ito. Mozzarella, cashcaval, cheddar, at saka emmental yung ginamit ko. So, 4 cheeses kasi ito. Pwede rin mozzarella lang naman yung ilalagay nyo. So, yan. So, ngayon, i-stuff na natin to doon sa cannelloni. Nabubulol ako dito sa pasta. Ito na yung cannelloni na pasta. So, kailangan lang natin siyang... Nilagay ko siya dito dahil, guys, baka hindi ko kasi hindi ko maubos yung isang box ng cannelloni. Baka masira pag, matouch mo siya, mabasa yung iba. Baka mag-mold. Sayang. So, ito na siya. Gagawa na tayo. It's nothing. Yung gagawin natin is lalagyan natin to ng cover. I-cover natin siya. Yan. Ulit kasi yung ginamit ko na pan. Yan. Yan pa nating dagdagan. So, ito na siya, guys. Sineparate ko yung kanina, di ba may dito sa gilid. Nilagay ko dito para hindi to sobrang So, ngayon yung gagawin natin is lalagyan natin siya ng cheese on top. Para lang din tong lasagna.
Pero yung kaibahan is, ilalagay mo siya sa loob. Yung ifo-fold mo yung lasagna, ganun. So, yan. So, ibibake ko to ng half an hour sa oven. Half an hour din sa, ano, sa oven top. Pag nasa, ano lang, kaldero, ganun. Yung gamitin nyo. Pero dapat nasa low heat kayo. So, yung gagamitin ko lang is 75 degrees ng half an hour. Para hindi siya maging boring yung ilalim. So, pakita ko sa inyo, guys, pag naluto na siya. Depende yung sa ilang ituan. So, ito na siya, guys. Yung cannelloni pasta. Kaya tayo, nilagyan ko lang siya ng basil. Hindi na siya mainit, guys, kasi kanina pa to, niluluto ko. Hindi pa ako gusto, ayok pang kumain, kaya ngayon kakain na ako. Yung, ito na yung dinner. So, kain pa tayo. Ito pa. Parang itong lasagna, yung kaibahan nito is, nilagay mo siya sa gitna ng pasta, yung cheese. Yung ito, para din itong guys, para din siyang may similarity sa brie. Dahil yung brie pie, parang ganito din siya, yung ginagawa. Tapos, hindi lang nilalagyan ng tomato sauce. Siguro soon, gagawa ako ng brie pie. Kain po muna ako. Salamat po sa panonood nyo, guys. Salamat po sa lahat na nandito ngayon sa bahay namin. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo kung saan man kayo ngayon. Be blessed and God bless. Bye-bye. See you ulit on our next video.